What's up with you beautiful people? It's me again, Doc Sammy, and welcome again to another vlog. Last time, I posted on my YouTube channel about how to lose weight without exercising and without starving, and I found out maraming nakaka-relate sa atin. Yes, maraming nag-PPM sa akin guys about how did I do it, ano yung meal plan ko, ano ba yung low-calorie diet. Guys, ang dami kong gustong i-share sa inyo about my weight loss journey para sabay-sabay tayong pumayat. But before anything else, let's start first with the basic. So, for today's vlog, I am going to share to you some tips on how to start an effective diet and how to maintain it. Kasi alam ko guys, I feel you, grabe talaga, pinagdaanan ko din yan. Yung mag-start na ako ng diet, tapos masarap na naman yung ulam, tapos sasabihin ko na naman sa sarili ko, oops, next time na lang ako magda-diet, hanggang sa laging next time, hindi na naubos yung next time, ang nangyari, walang pagpapapayat na nangyayari, guys. But right now, I am losing my weight, and eto na nga, na-maintain ko yung pagda-diet, guys. So today, I am going to share to you kung paano ko nga ba naumpisan itong pagda-diet ko, and paano nga ba ma-maintain ang pagda-diet. Kasi, alam kong mahirap guys mag-maintain and mahirap mag-umpisa. So, para mag-succeed tayo, right now I am going to share to you some tips. And without further ado, let's get on to the video. Here are the 10 simple ways to start an effective diet and to maintain your diet. Number 1 guys, start with a realistic expectation. Guys, if nagda-diet ka, don't pressure yourself. Huwag mong pilitin yung sarili mong pumayat agad. Kasi alam naman natin, napakahirap magpapayat and napakaraming mga adjustments ang gagawin natin. So guys, start with a realistic expectation. Like for me, I started with 63 kilograms and yung goal weight ko is around 47 kilograms. So masyadong mahaba talaga yung, grabe talaga yung pagitan guys, diba? So, for me, hindi ko sinagad-agad. Like when I started, my first goal is to start with 63. And after a month, tumuntong man lang ako ng 60 kilograms. Nang may in-expect kong tumuntong ako ng 50. So, at least man lang guys, dahan-dahan. Kasi guys, ang nangyayari guys, if you will pressure yourself, ang mangyayari guys is magiging frustrated kayo. And pag ma-frustrate kayo, ang mangyayari malamang mag-give up kayo sa inyong weight loss journey. Guys, alam kong marami kayong nakikita sa social media here in YouTube, in Facebook about videos na pumayat agad-agad sila. But then guys, tandaan natin, iba-iba yung katawan natin, iba-iba yung adjustment ng katawan natin, and iba-iba yung metabolism ng katawan natin. And tandaan natin, gaano tayo kalaki, kataba, and gaano kalaki yung dapat bawasan ng timbang natin. So for us, huwag natin i-compare yung sarili natin sa diet nila, kasi again, iba-iba tayo ng katawan. So please don't forget, don't pressure yourself, and start first with a realistic expectation. Start first with konting-konting bawas ng timbang. Okay? Number 2 naman guys is motivation. Okay? Need mo ng motivation. So, tanungin mo yung sarili mo, bakit ka ba magpapapayat? Ano ba yung reasons mo? For me personally, may tatlong reason ako guys. First na reason ko is I want to look good and I want to feel confident. Gusto ko ding masuot yung mga damit na gusto ko kasi sa sobrang laki ko na guys, hindi na talaga bagay yung mga gusto kong damit, hindi ko na nasusuot. And ang pinaka reason ko talaga is my husband. Kasi gusto ko i-surprise siya pag uwi niya, ayun, may transformation na nagaganap. So, yun talaga yung motivation ko, and at the same time, I am preparing myself to get pregnant. Kasi ang laki ko na, and baka mahirapan ako sa pagbubuntis, and to conceive also. So that's why I decided to lose weight. So every time na may temptation, mga masasarap na pagkain sa harapan mo, or kung kukuha ka na, kahit konti lang, isipin mo yung mga motivation na yun guys. Bakit mo ginagawa in the first place etong pagpapapayat? Kasi trust me, pag naisipan mo yung mga motivation mo guys, trust me, wala ka nang ganang kumain. So again, you need a motivation, you need a reason,
para mapanindigan mo yung pagda-diet mo. And once na tempt ka or may cravings ka, think of the motivation. Isipin mo yung mga reasons mo kung bakit ka nagpapapayat. Number 3 naman, guys. Okay? Number 3 is keep unhealthy food out of stock. Guys, tapon mo na lahat. Hindi naman itatapon talaga. Sorry, nabubulunan na ako. Number 3 is keep unhealthy food out of sight. Tapon mo na yung mga pagkain like junk foods, chocolates, ice creams, mga sweets. As much as possible, huwag ka nang bumili ng mga ganun, guys. Keep it out of sight, out of reach. Bakit? Kasi guys, if makikita mo yon, alam naman natin nakakatakam talagang tingnan yung mga pagkain na yon. Trust me, pag makikita mo yon and then you're on your weight loss journey, ang mangyayari, matitempt ka and magkikrave ka and talagang matitest yung self-control mo. So, mas mainam para talagang walang temptation, guys, itago mo na yung mga ganong pagkain. Or, as much as possible, wag ka nang bumili ng mga ganon. Grabe, i-cut mo talaga yung mga junk foods, yung mga sweets, ice cream, guys, wag na wag ka nang kumain. If may kasama ka naman sa bahay, syempre hindi naman sila nagda-diet. So, make sure na hindi mo makita yun. Pakiusapan mo na sa sila na, please, tago mo na yan para hindi ko makita. Okay? But then again, nasa sa inyo yan. It's just a matter of self-control. Number 4 naman, guys, is always carry a healthy snacks. Guys, pag nasa labas ka and naabutan ka ng gutom, ang nangyayari kasi, if wala kang baon na healthy snacks, ang mangyayari kung ano na lang yung nakikita mo sa labas, yun na lang yung kinakain mo. And mostly mga pagkain sa labas is naka-food process. And pag food process, hindi yun maganda sa pagda-diet. Masama din yun sa karamdam, sa self natin. So, make sure may baon kang pagkain na pantawid gutom like crackers, mga nuts, yung mga wheat breads, boiled eggs, mas mainam na meron ka nito para if in case gutumin ka or gusto mo mag-snack, meron kang makakain agad. In my experience, guys, hindi na ako nagbabaon ng ganun. Pero I make sure meron akong baong sky flakes kahit isa sa bag ko para if in case nabutan ako ng gutom, ayun, may pantawid gutom ako. Next naman is travel calories is always counted. Guys, don't forget, pag nagta-travel ka, alam kong mahirap talagang magpumigil. Grabe talaga yung temptation sa mga pagkain. Especially if you're in a one place na gusto mong tikman yung mga delicacies nila, yung mga specialties nila. But, pwede naman, but with a limitation, guys. So, challenge yourself every time na magta-travel kayo na hindi kayo maka-cheat or, ayun, limited lang talaga yung kainin nyo para hindi masira yung pagda-diet mo. Again, self-control is the key. Next naman, pasensya na may kodigo ako kasi baka mag-bluff ako dito. So, number 6 naman, guys, is practice a mindful eating. Guys, if you're in a diet, practice na huwag mabilis kumain. Dapat nguyain nyo talaga yung kinakain nyo. Enjoy nyo yung food, guys. Para hindi kayo mabilis na, hindi mabilis maubos yung pagkain at the same time, para mabilis na mabusog yung tiyan nyo. So, again, chew thoroughly, practice mindful eating, don't eat too fast, enjoy mo yung pagkain para madaling mabusog yung tiyan mo. Next naman is track your progress. Ito talaga, guys, dapat may timbangan ka sa bahay nyo. And make sure tinitimbang mo yung sarili mo once or twice a week para makita mo kung may progress man or wala. Another is dapat may food diary ka kung ano yung kinakain mo in a day, ilan na ba yung calories na intake mo. And at the same time, may meal plan ka na din, guys, para alam mo na kung ano yung kakainin mo kinabukasan. Nabanggit ko in my previous vlog about lose it up, guys. Laking tulong yan sa pagda-diet ko kasi na-control talaga nila yung calorie intake ko. And number 8 is look for people with same goals. Mas mainam yung mga kaibigan mo na parehas kayo ng goal nyo pagpapapayat. Kasi if kasama mo yung kaibigan mong mga hindi naman
wala namang planong magpapayat. Girl, matitempt ka talaga sa mga kinakain nila. So, mas may na meron kang support system na mag-i-encourage sa'yo. Oy, kaya mo yan, magpapayat. Huwag kang kumain ng ganyan. Dapat ganito yung gawin natin. Sabay tayong mag-gym. Ito yung gawin mo. Mas may na talaga, guys. Para if in case na may mga temptations or cravings, may sumuway sa'yo, di ba? Another is, ito nabinggit ko din sa last vlog ko, don't skip meal. Make sure you eat, guys, 3 times a day. Kahit wag na kayong mag-snacks, make sure na kumakain kayo ng breakfast, ng lunch, and ng dinner. And again, sasabihin ko ulit sa inyo to, pag breakfast, eat like a king, pag lunch, eat like a prince, and pag gabi, eat like a pauper. So, pulubi, guys, or kumari, wag ka nang kumain sa gabi. Ang mahalaga lang dito, guys, is may laman yung chan natin. And pag nagda-diet ka, importante talagang kumain tayo sa saktong oras kasi para maiwasan natin ang binge eating and hindi masira yung eating pattern natin. Gaya ko, kumakain ako ng 8 to 9 sa umaga and dapat 12 noon kumain ako ng lunch and paggabi before 6 p.m. nakakain na ako. So pag nasira yung pattern na yun, ayun na nasisira yung pagda-diet ko, guys. So mahirap na ibalik and ayun, nasanay na kasi yung katawan ko sa ganun. So, again, don't skip meals. And lastly, guys, realize that it takes time to change. Okay? Ang pagda-diet, guys, is also a lifestyle. Sinabi ko din yan sa previous vlog ko. So, this lifestyle is a healthy lifestyle. And alam natin, ang healthy lifestyle is hindi madali. Imagine yourself galing ka sa mga unhealthy habits, pagkain ng mga ganito, ng ganyan-ganyan, and then suddenly, mag-change ka ng lifestyle into healthier, and maraming ika-cut doon, maraming mga, maraming bawal. So, mangyayari talaga, ayun, maninibago ka talaga. But then again, always remember na natural lang manibago, and hindi tayo madalas na nakaka-adjust agad. Again, hindi tayo same ng body, hindi tayo same ng adjustment period, hindi tayo same ng metabolism. But, same tayo, guys, sa paniniwala na lahat nakaka-adjust. May ibang it takes time, may iba madali yung maka-adjust. So, again, guys, realize that it takes time to change, it takes time to lose weight, and yun, para hindi ka mag-give up talaga. Itong 10 tips na to, guys, sinasabi ko sa inyo is para maiwasan nyo yung frustration, para maiwasan yung mag-give up, mga temptation, guys. Kasi ito talaga yung number one problem sa pagda-diet, yung temptation, yung mga cravings natin. Siyempre, ang sarap ng mga unhealthy foods like junk foods, like pizza, guys. But if you decided to go in a healthy lifestyle, and if you decided na mag-diet and magpapayat, guys, we need to cut it off and we need to change our lifestyle. Pwede namang kumain pa konti-konti kasi meron, pwede namang magkaroon tayo ng cheat day. But always remember na mas mainam talagang walang cheating na nagaganap. Okay? That's it, guys. That's my tips for you on how to maintain your diet, how to start your diet. Diyan ako nag-umpisa, guys. And ginawa ko talaga yan para maka-adjust ako sa mga adjustments na dapat, oh my God, dapat gawin. And lagi kong sinasabi, mahirap umpisahan, mahirap i-maintain. Pero if may determination ka, and if gusto mo talagang pumayat, walang imposible. That's it for today's vlog. And if may question kayo, please feel free to comment down in the comment section. And see you again.